mga diggers, what's up? It's Madam Digger, Princess Mendoza, ngayong araw na to. Meron kasi akong pinost sa Facebook, no, na parang kung meron kayong question, kahit ano yun, sasagutin ko. So ngayon, babasahin ko na. Parang 1 week ago na tong post ko. So ngayon ko lang siya naharap. Pasensya na. So mag-start tayo dito kay Cindy Biting. Okay, ganda ng aplido niya. So, parang pang-social. Wow. Eto, babasahin ko na ha. Kadiggers, ano po ang pinakauna niyong alas na nabili at nasa sa inyo pa po ba ito? Okay, ito yung unang question. Since unang-una, hindi ko na talaga siya maalala. As in, lalo na na ano ko, na CS ako, doble pa. Makakalimutin na ako bago pa ako maoperahan. Dumoble pa yung pagkakalimot ko nung naoperahan ako. So, hindi ko na maalala yung unang-una kong purchase. Okay, next naman. From Kate Lovely Mercine Canlas. Hello po, Madam Digger. Na-try mo na ba magpa-appraise ng elastic bracelet like this? Pakita ko sa inyo yung picture. Ayan. I think, oo, na-try ko na. So far, wala naman akong na-encounter na problem. Ito naman, hindi ko mabasa kasi, although addict ngayon ako sa Korean novela, hindi ko alam kung paano basahin to. Paano ba basahin yung name mo, ate? Madami akong gustong itanong sa'yo. Madami din nagtatanong. Unahin mo na lang muna sila, pero huwag mo akong kalimutan. Kahit pang huli na lang. Saan may murang VCA na ganyan sa'yo? Ito siguro yon ano? Oo, yan nga. Tama na sa picture na inano niya. Merong napagtanungan ako, ganitong amount, kaso di ko alam kung legit. Sa sobrang ang lakas mo, gusto ko na din yan. Hindi lang coin ring mo ang gusto ko. So, ito naman siguro yung coin ring, ano? Pati ganyan mo, hihihi. PM na lang po, ano? PM na lang tayo. Yung anak ko, nakikisali. Eto, Ma'am Sally Ann Salakup, Madam, updated price ng gold po sana, lalo na sa mga featured shops mo, ang dami nila kung imemention ko pa isa-isa, baka umabot na tayo ng 20 minutes. Ganito na lang, ano, magpo-post na lang siguro ako ng another video na dedicated para doon. Para at least, kung medyo humaba man, o meron man ako ma-explain, dedicated na lang para doon. Updated price list 2020, abangan nyo yan, okay? Ngayon, wag muna. Ito pa, Ma'am Yel Carillo, updated price ng gold per gram, mga madam, lalo na sa mga suki nating online shop. Ah, okay. So, ayun, sinagot ko na yan, ha? Magkakaroon ako ng dedicated vlog para dito. Updated price list 2020. Oo nga, ano kasi nag-start ako? 2019. Oo nga. So, 2020 na. Sige. Okay. Madam Princess, meron po ba sa Gold District na ring na same ng ring mo na katulad kay Miss Heart? I think yes. Kasi nag-post sila last time and ang dami nilang stocks. So, mag-inquire na rin kayo. Meron dun. Saan po murang magpa-resize ng ring? Tsaka, pag nagpa-engrave po ba ng gold ring sa silver shop store, okay lang kaya? Di po kaya masisira. Slang. Masisira yung gold ring. Mahal po kasi sa gold store pa-engrave eh. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami nagtatanong sa akin kung saan daw ba okay magpa-engrave, kung saan daw ba okay magpa-resize. Kaya lang kasi, ang problema natin is magkakalayo tayo. Okay sana kung ang location natin pare-parehas, diba? Kaya ang hirap for me mag-refer din. Although may mga alam ako, pero ang hirap mag-refer kasi depende dun sa location nyo, okay? Kaya minsan, pag tinanong ako, saan ba maganda magpa-resize? Tapos tatanungin ko, saan po ba location nyo? Kasi baka mamaya, yung i-refer ko naman, masyadong malayo sa inyo. So, ayun ha. Kaya minsan, ang hirap din talagang mag-refer ng shop. Tapos, kung okay daw bang magpa-engrave ng gold ring sa silver shop, no. I suggest siguro, mas maganda kung gold yan, doon ka na lang talaga sa mga gumagawa ng gold. Huwag mong parang isacrifice yung quality doon sa makakamura ka. Kasi baka mamaya, ma-disappoint ka doon sa result. Mas maganda kung doon ka na lang sa gold shop talaga. Ito naman from Jennifer Napagal. Go ma'am! Ma'am! Magkano kaya patunaw at paggawa ng bagong singsing mula sa naping-ping singsing? Hindi talaga advisable sa singsing ang mataas na karat eh. Magkano kayang patunaw at paggawa ng bagong singsing? Sa amin kasi, depende. Depende sa weight, depende sa style. So, mahirap mag
magbigay ng exact figure. Pero siguro, parang ang hirap kasi talaga. Siguro hindi siya bababa ng 3,000. Alam niyo yun? Kasi depende talaga dun sa itutunawin, i-add na gold, tapos gagawing style. So, mas maganda tanong niyo na lang dun talaga sa gumagawa. Pero hindi yan daan, kundi 1,000 ang halaga. From Jemmy, Sharel, Shariel, Manjak, Bakalso. Okay. Madam, saan po ngayon ang mas murang gold pag nag-resell po sana? Ang dami kong napuntahan na mura, Manila, Ongpin, Arangke, Recto. Try nyo doon. From Caroline Salazar Regalario. Madam, idol, totoo po ba na ang sabi ng matatanda na mabisang pangkontra sa usog ay gold? Lalo na daw sa mga bata para di mausog. Sa totoo lang, wala pa akong walang proof na totoo to. Alam niyo yung ganun. Pero may paniniwala na naririnig ako na kumbaga yung mga bad elements, yung mga ganyan, nakakaalis daw pag sinuot mo yung gold. Pero syempre hindi ko naman ma-sure. Naririnig ko lang din, ano? Ito naman from Mary Grace Santiago. Madam Diggers, ang tanong ko, saan kaya mabibili ang original jade with gold dito sa Pinas? At kung natatanggap ba sa mga pawn shop ang jade? Ganito, no? Original na jade, ang hirap din talagang mag-distinguish ng original sa hindi. Lalo na't wala kang alam. Pwedeng sabihin sa'yo na ganito, totoo, pero hindi naman. So, ang hirap. Ganito na lang, ano? Di bale, in the future, maghahanap talaga ako ng legit. Kasi talagang ang hirap din talagang maghanap. Ang hirap din talaga. Totoo to. Kasi kahit ako, no, nangangate ko, pinagpapawisan ako mga kadigers. Ngayon, kung natatanggap daw ba yung jade sa mga pawn shop, yung gold lang. Yung gold lang talaga. Yun lang ang tinatanggap sa mga pawn shop. Pero yung mismong jade, dededuct yun sa pinaka, ano, sa mismong weight nung jewelry. Madam, ito from Maymay. Ma'am, white gold ba mas okay kesa yellow gold? Mas okay. Pagdating ba sa presyo? Pagdating sa presyo, mas mahal ang... Teka. Mas mahal ba ang white gold sa yellow gold? Parang halos same price lang sila pagdating kung sa per gram, no? Pagdating naman sa design or sa style, parang mas marami sa atin dito sa Pilipinas na style ng yellow gold compared sa white gold. Okay? Yan yung pansin ko. Pagdating naman sa appraisal, mas mataas ang appraisal ng yellow gold compared sa white gold. Yan ay based sa aking tita na appraiser, ha? Mas mataas ang kuha nila ng yellow gold kasi mas mabilis nilang madispose, mas mabilis nilang mabenta kung sakali man na marerimata yung alahas. Ayun. So, ayun. Yun yung reason. Myra Carpi, how to be a reseller, ma? Maa. Bala kasi mag-reseller pag uwi ko. Reseller, tanong nyo na lang po yung mga na-featured kong shop. Mel Melay, madam, sa meron layaway na jewelry? So, totoo lang, para ang hirap maghanap ngayon ng mga nagpapa-layaway. Although, meron, ano. Pero, dito sa mga na-featured kong shops, bihira or totally wala. Kasi, ano eh, para daw natutulog yung pera. Pero di bale, hanap ako ng mga nagle-layaway. Ano? Venida Tudtod Garcia. Madam, saan ba mas murang bumili ng ginto? Saan ba mas murang bumili ng ginto? Sa Pinas o sa Saudi? Kasi sabi mas mura sa Saudi. Pero pag kinonvert mo sa pera natin, parang parehas lang din. Tama po ba, madam? May sinasabi sila lagi na parang mas mura nga daw sa Saudi. Pero mas marami nagsasabi sa akin na mas mura daw dito sa Pilipinas. Based dun sa mga napupuntahan ko, ha. Kasi dito sa Pilipinas, kumbaga, ano na, wala ng mga making charge, wala ng tax. Kumbaga yung per gram mo, yun na yung pinaka-total. Okay? So, ayun. Yun yung feedback na nare-receive ko from my subscribers din, okay? Kasi hindi naman din ako ganun ka-familiar pagdating sa price ng Saudi gold sa Saudi. Wilma Velleza, madam, bakit sa ibang religion bawal ang alahas? Bawal ba? Saan ano yun? Anong religion yun? Pasensya na, hindi ko alam. Leniel Langkap Bernardo, madam, magkano na po ngayon ang rate ng gold per gram? Depende po eh. 18 karat, alam ko parang nasa 2-3 na yata.
2-3 per gram pataas. Lecher Fuentes Alaguer. Saan po may nagtitinda ng Piao bracelet na mura lang? Try nyo po sa Kobo 24K. Yan Wang po yun sa Facebook. Yun, yun po yung isa sa pinakamura na nabilan ko ng Piao. How much na po ang presyo ng 21K? Parang alam po, nasa 2.6 na yata pataas per gram. Ophelia Gimbao Libot. Ma'am, saan ba talaga ang murang ginto ng na store? Ang dami ko na kasing nalibot, no? Try nyo po sa ano, magkaan ba sa Recto, ang Pin, at saka sa Arangke. Check nyo na rin po yung mga previous vlogs ko tungkol dito. Ito naman from Shirley Bubalbas Boyson. Kung papipiliin ka, ano ang mas bet mo, ginto o diamante? Mas preferred ko gold. Mas preferred ko talaga kung dito sa Pilipinas, gold. At saka diamante po, ang alam ko ang sabi, pag daw diamante, it's not real diamond. So, ang term talaga is diamonds, not diamante. Ayan. So, hindi siya talaga tinagalog. Parang ang sabi, made of glass daw ang diamante. So, ayun ha, yun lang ang pagkakaalam ko. Leilani Flores, Madam Digger, ask ko lang kung may 21K at 24K din ba ang white gold? Parang sa pagkakaalam ko, wala. Yellow lang talaga. Julius Cesar Jimenez. Madam Digger, kaninong vlogger ka po na inspire mag-start ng vlog? Sobrang trending na po kasi ang, ay naku totoo, ang pag-vlog ganyan. I must admit na super addict din talaga ako sa panonood ng vlog mo. Pati yung mga na-feature mo na store, chine-check ko lagi para dun bumili ng pag-gift ko sa wife ko. Ang sweet naman ni Sir Julius! Thank you so much po. Ako na-inspired ako kay Charm Conception. Yo, meron kasi ako napanood sa kanya na vlog na paano ba kumita sa YouTube? Doon talaga na-inspired. Oh, sa pagkita ng YouTube, yun talaga ako talaga, yun talaga yung una nagpa-inspire sa akin. Pera. Bakit? Sino ayaw ng pera? Di ba? Ayun ako, yun po talaga yung una. Tapos eventually, na-enjoy ko na siya, di ba? Kasi may mga supporters ka na, di ba? May mga friends ka na, bukod doon, kumikita ka pa, naliligayahan ka pa sa ginagawa mo. So, ayun, ganun. Tapos, ano ba? Jack Crisostomo. Ma'am D. Madam D. Anong favorite mong K-drama ngayon? Katatapos ko lang manood ng Hotel de Luna. Grabe yan. Pinaiyak ako ng bongga. Pero ang favorite kong napanood ko is yung ano tawag dito? I'm not a robot. Ah! Kiling! Wala bang magtatanong sa akin dito kung ano yung vital statistics ko? O kaya naman kung tumutulo ba'y laway ko habang natutulog? Grabe ah. Wala man lang personal. Wow, charot. Hindi interesado. Ano pa to? Auditor Mutya RG Niel. Madam, okay lang ba kahit bumili? Ano to? Okay lang ba bumili kahit auction? Yes, ma'am. Opo. Wala pong problema doon. Check nyo na lang kung walang damage, walang sirang lock, walang problema bago nyo bilhin. Kasi syempre, second hand yan. Ligaya Ebaje Rivera. Madam, legit gold po ba ang nagtitinda sa... Oo naman, legit na legit yun. Kasi yun talaga, ano, meron silang mga mayor's permit, di ba? Madali nyo silang puntahan kung sakaling magkaroon ng problema. Legit talaga yung mga nasa mall. Okay? Jen Ziari Beltran Viloria. Magkano tinaas ng gold, Madam Diggers? Mula nung nag-start ako from 2.1, naging 2.3 na siya. So, nasa 200, 150 to 200 pesos. Baka more than pa. Okay, so medyo andami pa na to, mga ka-diggers. Di bale, magkakaroon na lang ako ng second hand. Andami pa pala. Hindi ko na mababasa yung iba. Pasensya na, mga ka-diggers. Sa mga hindi ko po nabasa, pasensya na kasi andami na pala. O, andaming mga questions. Di bale, sa susunod, mga ka-diggers, sa babasahin ko, magkakaroon ako ng part 2. Ayan, mga ka-diggers, maraming salamat po sa mga nag-send ng mga questions sila, nag-comment sa akin. At sana nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. At sa susunod ulit, magkakaroon tayo ng part 2 para masagot ko lahat ng questions nyo. Okay? Maraming salamat po. I love you, mga ka-diggers. Babush!